aset para sa mga babae ang magkaroon ng magandang hinaharap. Pero papaano kung lalaki ang meron nito? Yan ang pinoproblema ng 26 anyos na si Aljon. Matapos ang dibdib ang laro ng basketball, kalimitang nagtatanggal ng jersey ang players para mapreskuhan. Pero si Aljon, hindi niya ito magawa sa harap ng iba. Meron kasi siyang malaking lihim. Lalaki siya. Pero ang kanyang dibdib, lumalaki na parang sa babae. Ang sukat nga ng kanyang dibdib, 38 cup C. Disiocho anyo si Aljon nung may napansin siyang kakaiba. Nung napapansin ko po habang pataba po ako ng pataba, parang mas lumalaki yung dede ko po. Yung dibdib ko. So parang hindi po normal, para pong abnormal. Pakiramdam ko po, abnoy po ako eh. Kasi nahihirapan po ako. Sobrang lumalaki po. Parang dibdib po ng babae. Kasi ano, lalaki naman po ako, hindi ko alam kung bakit po nagkaganto. Pakiramdam ko, abnoy po ako eh. Wala raw siyang itinuturo o iniinom na kahit ano, basta't bigla na lang daw ang mga itong lumaki. Hindi po ako makalabas ng bahay ng maigi kasi binubuli po ako. Sasabihin, laki dudo, lalo na po yung mga bata. Akala nila babae po ako. Tapos one time po, bumibili ako ng fishball. Eh yung tendera, merong sanggol. Tapos yung sanggol biglang tumalon sa akin. Tapos sabi niya, gusto ko dudo. Sabi niya pong ganun. So parang pakiramdam ko po, nanlilit ako sa sarili ko eh. Tapos binubuli po ako ng mga ano, mga na kakasalamuha ko, yung mga nakakakita sa akin. Sinasabi, ilan na anak mo. So that time mo parang ayoko na pong mabuhay sa mundo kasi sobrang sakit po. Sabi, yung tumatakpos na sinasabi nila sa akin, yung sabi nila, Dudo, hanggang sa yun na yung tawag nila sa akin, si Boy Dudo, parang naririndi na rin po ako. Sobrang hirap po. Hoy, Tamboy, laki Dudo mo ah. Madalas din daw siyang mapagkamalang lesbiana. Tapos palagi din po akong napagkakamalang lesbiana. Nung napadaan po ako sa kanto, parang ano, pinagtatawanan po ako, sabi po, "Hoy, laki dodo mo, tomboy, ganun po." So, para sa akin, masakit po 'yon, ouchie. Masakit po 'yon para sa akin. So, binubuli po nila ako dahil sa katayuan kong ganito po. Dahil walang trabaho at hirap sa buhay, hindi pa raw nakapagpatingin si Aljon sa espesyalista. Kaya't para-paraan lang daw para maitago niya ang kanyang hinaharap. Nagpapayat po ako pero wala rin, useless din po eh. Kasi parang sumeksing tomboy lang din po yung tingin sa akin ng mga tao. Kasi yung dudo ko po nandun pa rin eh. Parang sumeksi lang po ako, pumayat ako, pero yung dudo ko mas lalong lumaki. Mas nagflex pa po. Kaya hindi ko na rin po tinuloy. Gumamit na rin daw siya ng girdle o binder para maipit ang kanyang dibdib at hindi gaanong mahalata. Yung ginagamit ko ngayon, iniipit ko siya ganito. Iniipit ko siya ganito. Nahihirapan ako pag mag-isa lang kasi hindi ko maipit dun sa likod. Pero kapag may kasama po ako, madali na lang po. Iniipit ko siya, medyo masakit po. Ouchie. Pero ano, tiis na lang din po. Para sa akin po. Ganito po ah. Hindi na rin po kasi ano, kasi sobrang lumaki na rin po yung dudo ko eh. Masakit po, ouchie. So ito po yung mga damit ko. Karamihan po dun sa itong mga damit ko ay kulay white po, pero hindi ko rin po sinusuot po. Kasi po kapag sinuot ko po yung puti, bakat po yung utong ko, so hindi ko sinusuot. Ang sinusuot ko lang po yung kulay black, kulay blue. Tsaka hindi rin po ako nagano kakamiseta kasi makikita po yung buhis ng dudo ko, malaki. Ito po, mga long sleeve po sinusuot ko, yung makakapal, para hindi yalata yung utong ko po.
So para may tago ko pala po po. Nagpatubo na rin siya tuloy ng balbas at nagpatato. Para po maging astig, tsaka maging grusko, maging macho. Eh dati po wala po akong balbas, makinis po yung mukha ko tsaka yung kutis ko. So napag-isipan ko po magpatato para ano, para na rin ano, para sa masabing lalaking lalaki po. Tsaka magpatubo po ng balbas ko. Astig lang po para sa akin. Pagpakiramdam ko po kasi macho ako, superhero ko pag na may tato ako tsaka balbas. Hanggang nakilala niya ang babaeng magpapatibok ng kanyang dibdib. Ay, nagkakilala po kami sa FB at ano, na love at first sight po ako sa kanya kasi ang ganda niya po. So niyayaya niya po akong magkita kami, kaso na natakot ako na malaman niya yung sikreto ko, baka isipin niya mas malaki pa yung dodo ko kaysa sa kanya. Yun po na ano lang, na papanghinaan na ako ng loob nung panahon na yon nung magkikita na kami. Nagchat siya, tapos in-entertain ko hanggang sa araw-araw na nagchat-chat na kami. Umabot ng 2 buwan, tapos sabi ko gusto ko na makipagkita, ganyan. Eh ayaw niya. Hindi ko alam kung bakit. Ganyan. At nung dumating ang araw ng kanilang eyeball o pagkikita, si Aljon lalo pang lumakas ang kabog ng dibdib. Para pong nagulat sa akin, sabi niya po, kala ko macho ka, bakit may dudo ka? Tomboy ka pala, ganun. So, noon po, parang masisiraan po ako ng ulo. Parang down na down po ako. Sobrang nahihiya din po ako sa kanya kasi iba yung expectation niya po eh. Kala niya po, machong-macho po ako eh, pero hindi naman po eh. Hindi ko naman pinagtawanan. Sinabi ko lang sa isip ko, tomboy ata. Eh mukha namang hindi. Sabi ko, hindi na lang ako nagdalawang isip. Sige, go. Pero tinamaan daw talaga sila sa isa't isa. Gaano man kabigat ang dinadala ni Aljon, gumagaan kung sila'y magkasama. Ngayon, 2 taon na silang magkasintahan. Masakit para sa akin. Yung marinig mong ibang tao sinasabing gano'n. Basta nilalakasan ko na lang yung loob ko para sa kanya. Hindi ko tiningnan sa kanya yung panglabas niya eh. Yung pinakita niya lang sa akin, kabaitan. Yun yung tiningnan ko sa kanya. So, napapalagay ako sa kanya. Pag kasama ko siya, feeling ko nasa kanya na lang lahat eh. Kaya mahal na mahal ko siya eh. Pero minsan, nangangagat siya. Hindi ko alam kung bakit siya nangangagat eh. Ito, parang ganito. Oh. Oh. May gusto kong sabihin. Siya talaga yung conscious na conscious sa sarili niya. Pero sa akin, wala naman. Kaya pinapayuan ko na lang, hayaan mo na lang. Tumayo ka ng ayos. Maging confident ba akong bago? Maraming salamat sa iyo, be. Yung mga ano binibigay mo sa akin, pinapalitan ko na lang ng pagmamahal. Ano po kasi, late po kasi ako magising. So kapag ka tanghaliin na po akong magising, siya po yung nagigising sa akin, dinidilaan niya ako. So nagigising po ako. At minsan po tinatahulan niya po ako para magising lang po ako. So, nun salamat sa'yo, be. Mahal kita. Love na love kita. Thank you. Ang tanging mahihiling na lang daw ngayon ni Aljon, mapatignan ang kanyang kondisyon. Gusto po, gusto ko pong patingin, gusto kong matanggal, gusto ko rin pong lumaki ng normal, yung hindi po ako nahihiya, yung wala pong nambubuli sa akin, wala pong tumatawag sa akin ng boy dudo, yung normal lang po, hindi abnormal, hindi abnoy. Gusto ko lang po yung maranasan yung normal, yung walang bully, walang mapangutya. Kaya sinamahan siya ng aming team sa isang espesyalista. Sabihin mo kung masakit ha, para gagamutin natin. Masakit ba? Masakit? Wala naman po isang cancer. Malaki lang po yung dodo niya. At normal lang po yun sa mga chubby at matataba. Kung gusto niyong patanggal yun, kailangan niyo pa grinder.
Taka lang! Ah! Sa akin, si Boy Dudu, Boy Dudu, Boy Dudu, Boy Dudu.